Ayan, patuloy po akong bumabati na isang mapagpalang pagbati sa inyo, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. At muli na naman po tayo nagpapasalamat na sa mga pagkakataong ito ay patuloy tayong pinagkalooban ng ating Panginoong Diyos ng pagkakataon na bagaman tayo po ay wahiwalay, subalit ang ating pong mga puso, ang ating mga isip ay nagkakaisa na tayo po ay makapagbigay ng katampatang pagsamba sa ating Panginoon. At ngayon po ay muli na naman tayong papasok sa panibagong paksa na ating pag-aaralan. Pero bago po yon ay katulad ng atin na pong ginagawa, malagi ang sinasagawa. Bago tayo magsimula ng ating pag-aaral, ay hihingi po muna tayo ng patnubay sa Panginoon sa pamagitan ng isang mataimtim na panalangin. Hindi po tayong panalangin, mga kapatid. Kabanal-banalan po namin Diyos, muling nagpapasalamat ang iyong mga anak sa kadahilan ng kayo po'y patuloy na nariyan, patuloy na pinagkakalooban ng panahon, pagkakataon ng bawat isa na kayo mapaglingkuran. At ngayon po ay amin pong muling itatalaga ang aming mga puso't isipan sa paglilingkod sa inyo. At patuloy kaming tingnan sa katwiran na kay Kristo upang ang bawat isa'y pinkatanggap-tanggap sa imbanan na harapan. Patuloy ding daluya ng pagpapala, patnubay, gabay ng banal na espiritu upang bawat isa ay matunghayan ang mga katotohanan at hindi lang matuklasan kundi pagnaisan na makita sa mga buhay. Muli, maraming salamat sa pagkakataong ito at patuloy yung pinagkakaloob. Salamat po sa pagdinig sa dalangin at tinihiling po namin ang lahat ng anong sa pangalan ng Jesus Kristo na siya na yung tagapagligtas. Amen. O yan, muli po akong nagpapasalamat na kayo'y nandyan, ha? At ngayon ay titingnan ko nga po kung sino-sino na kayong mga early birds, kasi yung iba po, yung mga maagang, lalong-lalo na yung mga maagang nagme-message dyan, ay hindi ko na po, pagdating sa shoutout, ay hindi ko na po hindi ko na po makita. So, ngayon po ay titingnan ko kung sino-sino na ko. Ayan, nagmamadalian. Gwen, kayo po palang nandyan, 27 na kayong nakikita ko, ay pakishare na lang po ng ating program, pakishare na lang po ng ating program, please. Kung iniisip nyo naman na ito'y magiging blessing, hindi lang sa inyo, kundi sa ating kapwa, eh, pakishare nyo po. Ayan, si Gwen Dapodel. At nakita ko kanina, Sir Susan Destacamento. Sir Susan, nandiyan ka, no? And hi, kuya. Salamat, ha? O yan, nawala agad yung message mo. Kaya eto na nga. Sir Ninita Garcia, Brother Roy Abeliano. Oy, Brother Roy's Prime. Maraming salamat. At Tita Los Biminda, Sabio San Jose. Sorry po, hindi tayo nagkita kaninang madaling araw sa Paris, France. Ano po? Okay, sino-sino pa? Ayan, Sister Ruby o Ivor Ostala, maraming salamat. Sir Lucy Junio, Gerson Lisay Salamon, maraming salamat. Ay, Ate Badet, muhi kami lang biling, ha? Sir Analytical Corin Manipol, Delia Agape, Emily Mendoza, muhi ka. At ayan, ang Tita Yoli at Tito Bong Ocampo. So far, yan lang po muna. Yung iba na hindi ko na banggit, hindi ko nakita ang pangalan niyo. Sister Nin Pasubong, Jeffrey Reyes. Ay, ayan, si Sir Janet Lucas, maraming salamat. So, at least kayo pong mga nakita ko dito ay pauna ko nang binanggit, kasi minsan natatabunan na po yung natatabunan ng inyong mga messages o kaya naman message nyo. Kaya sana po kung gusto niyo yung ma-mention po, pakisiguro lang na pwede siguro na bago tayo magtapos ay mag-message man lang po kayo. Okay lang, Papa Gerald at Mama Mira, bibihira na makapanood. Sige lang. Mahalaga hindi naman kayo nakakalimot. Sige lang po. Again, paki-share po ng ating paki-share po ng ating program, Sister Teresa Ponce Bagro. Okay, punta na po tayo sa ating topic na pag-aaralan sa gabing ito. And without further ado, mga kapatid, ay talakay na natin diretsyo ang ating topic sa gabing ito. Mahala na lang kung i-review nyo yung mga naunang pag-aaral natin, ang unang apat o limang gabi. So Thursday na po ngayon, ang pamagat po ay uprooting restlessness. Okay? So, papaano daw ba natin, kumbaga, maaalis o matatanggal yung matatanggal yung tinatawag na kabalisaanan o kagulumihanan. Okay? So, ayan. Paano nga ba? Mga kapatid. So, ang sabi po ng ating pag-aaral ngayon, basahin natin. Paano natin ma-uproot? Paano natin mabubunot? Matatanggal yung tinatawag na
kabalisaang kagulumihanan, ay malamang paborito po natin itong chapter na ito. Ang pinapabasa po ay John chapter 14, 1-6. Okay, bagamat alam kung alam na natin ito, sige po, atin pong pagsamasamahang basahin tayo dito. Huwag mabagabag o huwag magulumihanan ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid, kung hindi totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda kayo ng inyong matitirhan. At kapag naipaghanda ko kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. At sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta at paano namin malalaman ang daan. Verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So yan po ang natalatang nabanggit ng Juan Kapitulo 14, mga talatang 1 hanggang 6. Uprooting restlessness. Bubunutin, tatanggalin, alisin natin yung mga kabagabagan o kabalisaan. Sabi dito mga kapatid, overcoming restlessness always begins with Jesus. Ayan ang dapat natin laging tatanggal. Para mapanagumpayan natin, ano po, mawala ang tinatawag ng mga kabagabagan, mga kagulumihanan, ha? Ay lagi nating ano po, lagi nating alalahanin na kung wala ang Panginoong Jesucristo as a Christian, as a God-fearing believer, mga kapatid, dapat ano po, dapat lagi nating itatanim sa ating isipan na kung wala ang ating Panginoong Jesucristo, wala po tayong makakamtan na tinatawag na tunay na kapayapaan. Ang meron sa atin ay laging ano po, kabagabagan. Okay, kagulumihanan. Kaya tama po ang sinasabi ng ating lesson, overcoming restlessness always begins with Jesus. At bagamat nakakasawa na, ay hindi ko po pinagsasawa ang ulit-ulitin, kahit ito'y kanta lang, madalas kong nakakanta, ay madalas kong naririnig sa kulungan, pag-AY program, di ba? Yung kantang, si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may saya. Di ba? Di ba? Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may saya. Okay? So, sa mga tao namang katulad natin, hindi natin alam kung ano yung mga detalye na pwedeng mangyayari sa kinabukasan, mga kapatid. Basta may Jesus tayo, talagang ano po, basta may Jesus tayo, talagang magiging kampante tayo. Magiging payapa tayo. Hindi tayo mababalisa. Diba? Kaya isa rin sa paborito kong kanta ay I Know Who Holds Tomorrow. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow and I know who holds my hand. Ayan. Kapag ganyan ang ating pinanghahawakan, na bagamat hindi natin alam kung ano man ang mga specific, detalyadong mangyayari sa ating buhay sa hinaharap. As long as na tayo, ano po, as long as na tayo ay nakaugnay sa ating Panginoong Jesus, oh, hindi natin pinoproblema yun. Bakit? Alam natin kung sino ang umaalalay sa atin. Alam natin kung sino ang pumapatnubay at nag-iingat sa atin. Kaya tama po, ulitin po natin statement ng ating lesson for today, overcoming restlessness always begins with Jesus. Why? Bakit po? He is the way, the truth, and the life. Ayun. Bakit po? Bakit dapat tayo magkaroon ng kapanatagan at pag talagang meron tayong Kristo, nasa atin ang ating Panginoong Jesus, maganda ang ating ugnayan sa Kanya, ay magiging panatag talaga tayo. Bakit? Sapagkat siya alin? Siya ang daan. Daan patungo saan? Hindi daan kung papunta kung saan-saan, ano ho? Kundi daan patungo sa Ama, daan patungo sa buhay na walang hanggan, daan patungo sa langit. Mga kapatid, siya ang daan ng ano po, ang katotohanan at ang buhay. Ha? I am the way, the truth, and the light. He knows the right direction when we wander endlessly in the wilderness of our media-saturated world. As the divine lawgiver himself, is the personified truth.
Siya po ang ano po? Siya ang nagkatawang tao, ano po? Katotohanan. Hindi lang basta sinabing may katotohanan sa akin, kundi sinabi niya, siya mismo, alin? Siya mismo ang katotohanan. At hindi rin lang sinabi na, makakatagpo kayo ng daan sa akin. Hindi, kundi sinabi niya, ako mismo ang daan. At lalong hindi niya sinabi na merong buhay sa akin, ha? Merong buhay sa akin. Hindi, ako mismo, alin? Ako mismo ang buhay. Yun ang sinabi ng ating Panginoong Kristo. I am the way, the truth, and the light. At ang sabi ito, and His Spirit will guide us into all the truth. Tama yan. Basahin nyo na lang po ang John 16:13. O, ang hiniling ng Panginoong Kristo na papalit pag alis niya, na patuloy na papatnubay sa mga alagad ay walang iba kundi ang katulad niya rin, ano, mga aliw, which is ang Holy Spirit, mga minamahal kong kapatid. Ano ho? Ang banal na Espiritu. Okay? At ang sabi dito, when we are hurt, tired, worn out, sick, and discouraged, He is the light. Okay? Not just any light. Tama. Kaya pag tayo, ano po, pag tayo talagang pagod na, kung halos talagang bibigay na tayo, may karamdaman, ang sabi dito, talagang discouraged na. May nawawala na tayo ng ano po, nawawala na tayo ng pag-asa. Laging alalahanin, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, kung tayo nakakaranas ng ganitong mga sitwasyon, at malamang sa malamang, kung hindi man ikaw, kamag-anak mo, anak mo, apektadong-apektado ka rin sa mga nangyayari sa kanila. Laging tatandaan, mga kaibigan at mga kapatid, na kapag nasa ganyang kang ano po, nasa ganyang kang sitwasyon, ang sabi po dito, huwag tayong madi-discourage. Huwag tayong manlulumo. Bakit? Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, siya ang buhay at hindi basta-basta, no? Buhay, kundi ang sabi dito sa atin, in fact, He promised us life in abundance. Basahin po yung John chapter 10, verse 10. Oh, sabi ng ating Panginoong Kristo, siya'y pumarito upang ano? Bigyan ng higit na masaganang buhay. Sino po? Ang mga taong sasampalataya sa Kanya. That is why, alam niyo po, sa aking pangangaral, halos ano na, way back 1999 until now, ang team ng aking, kung saan man po ako mapunta, magkukrusade, ang team po ng aking pangangaral ay laging the more abundant life in Christ, o ang higit na masaganang buhay kay Kristo. Ha? Kasi pag talagang na kay Kristo ka, mga kapatid, ang kanyang pangako, siya'y pumarito upang ano, bigyan hindi lang ng basta buhay, kundi masaganang buhay ang sino mang susunod o sasampalataya sa Kanya. At ang sabi dito, and this includes our eternal home and eternal life, but it also entails a different quality of life here. Tama. Bagamat alam nyo po, yung culmination ng buhay na walang hanggan ay sa pagdating ng ating Panginoong Kristo, doon natin ano po, doon natin mararanasan talaga yung culmination nun. Kasi pwede pa rin tayong mamatay. Obviously, ang dami natin mga kapatid ngayon, namamatay sa cancer, na aksidente, ang mga kapatid at iba't ibang pangyayari kung saan nalalagasan ng buhay maging sa mga nananampalataya. Anyways, mga kapatid, pagdating ng panahon, ay ano? Pagdating ng panahon, talagang mararanasan natin yung pinangakong ano? Buhay na walang hanggan. But habang hinihintay po natin yon, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, habang wala pa tayo dun sa tinatawag na culmination ng tinatawag na life eternal o buhay na walang hanggan, ay makikita rin natin ano po? Makikita rin natin na kung tayo ano, na kung tayo ay sumasampalataya, kung tayo may magandang ano po, relasyon sa ating Panginoon, nakikita po natin nakakaiba ang ating buhay kumpara sa mga tipikal na taong makasanlibutan. Diba, mga kapatid? Ha? Hindi niyo po ba napapansin yun? Ha? Eh ako napapansin ko yun. Ako na-appreciate ko talaga yun, mga kapatid. Diba, na-appreciate ko yun. Ha? Pag tayo nasa ating Panginoong Kristo, talagang makikita natin ang pagkakaiba. Ulitin ko po. Ha? Ito ang kalamangan na meron tayong Panginoon na pinagkakatiwalaan. Kasi, kay manampalataya ka, pansinin niyo po, kay manampalataya ka o hindi sa Panginoon, may problema at may problema ang darating sa buhay mo. Sa totoo lang, mga kapatid, wala ho ba kayo doon? Sa tingin niyo ba, tayong mga Kristiyano lang ang may problema? Hindi kaya mas malala ang problema ng mga
hindi mananampalataya. Ay, sa totoo lang, mga kapatid. Oh, totoo lang, 'di ba? Oh. Kaya nakikita natin ano po? Nakikita natin ang kaibahan. Ha? Bagamat wala pa yung tinatawag na culmination ng buhay na walang hanggan, di pa natin nararanasan. Dahil yun nga po ay mararanasan sa pagdating ng ating Jesucristo. Ha, mga kapatid? Pero nakikita na po natin ano po? Nakikita na natin nakakaiba alin po ang quality o kalidad ng buhay ng mga mananampalataya sa mundong ito. Ibang-iba po talaga. Ibang-iba po talaga. Ha? O eh, eto ho. Hindi ko naman po kinukutya. Pero tingnan nyo po. Ito lang pagpasok ng COVID-19. Pasok nitong binanga natin pandemya. Eh mga kapatid, sa totoo lang, marami na tayong nabalitaan. Marami po tayong balitaan. Ano po? Eh, hindi na nakatiis. Maraming mga nagpapakamatay. Diba mga kapatid? Ay, nagpapakamatay. Kung tutusin, halos pare-parehas lang naman ang sitwasyon ngayon. Nawalan ng trabaho. Maraming ano po. Kahit sa mga anak ng Diyos, maraming nawalan ng trabaho. Pero iba ang ating pagdadala ng problema. Diba mga kapatid? Iba ang ating pagdadala ng problema. Meron nga, babalik natin ng konti. Last year, ano po, yung isang ama, ewan lang ho kung... Pero nabalita po ito. Eh, nung magkaroon po ng pandemya, parehong nawalan silang trabaho mag-asawa, away ng away, sabi po ha, ngayon sa report, away ng away, di ba? Malamang nabalitaan nyo ito. So dahil sa siguro, eh, nai-stress na sila masyado sa sitwasyon, yung babae po, nagpakamatay daw. Pero duda, eh, mukhang baka yung lalaki rin daw ang ano, ang pumatay sa babae. Kasi pagkatapos po, na nagpakamatay daw yung babae, ay pinatay nitong lalaki yung kanyang dalawang anak. Humakin niyo po. At nagpakamatay din siya. Yun lang, hindi natuluyan. Ang kapatid, hindi natuluyan. So, ang dahilan, ano po, kaya niya nagawa dahil na-stress siya. Mula nung pumasok daw po yung pandemya, nawalan nga sila ng trabaho, away sila ng away. So, parang naging nawala na ng ano po, nawala na ng katuturan, nawala na ng halaga sa kanya ang buhay. Tamakin niyo po, kaawa-awa, no? Pati dalawang bata na inosente ay nadamay. So, nakakalungkot yung mga ganitong ano po, ganitong mga sitwasyon. Pero sinasabi ko po sa inyo, dito na nga po sinasabi ng ating lesson. Eh, sa ating mga Kristiyano, hindi man tayo exempted sa ano po, hindi man tayo exempted sa mga problema, pero kakaiba alin po yung quality ng buhay na ano po, ng buhay ng mga mananampalataya. Ha? Bakit? Kasi kahit lugmok sa problema, kapatid ano, kahit lugmok sa problema, eh, nandyan. Oh, nandyan. Nakakaano po? Nakakaraos. May kapayapaan. Bakit? Eh, may Kristo eh. May Kristo. Na nangako na ano po, na tayo kanyang aalalayan. Ha, mga kapatid? Ha? So, kaya, excuse me po, tama po itong sinasabi ng ating ano po, ng ating pag-aaral. Ulitin ko po, hindi lang si Kristo ang ano po, yun ang siya magbibigay ng higit na masaganang buhay, kasama dito alin po, yung eternal home, yung tinatawag nating bagong langit at bagong lupa, eternal life, but it also entails a different quality of life here. The Creator surely is able to give abundantly and beyond measure even now. Oo, mga kapatid. Sa totoo lang. Ah, hindi ba natin sa bagay kasi, di ba, sa mga mananampalataya na katulad nyo at katulad ko, kung atin lang panghahawakan yung sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, yung payo ni Apostol Pablo, hindi talaga tayo, ano po, hindi talaga tayo, kumbaga, mababalisa. Sa totoo lang. Hindi talaga tayo may stress. So, you know what? Eh, kaya lang tayo masyadong na-stress kasi yung mga sobrang paghahangad natin eh. Samantalang kung tutusin, ano po ang sabi ni Apostol Pablo, no? Para ito, talagang kung ganito lang yung ating ano, kung may sumobra, eh, praise God. Pero kung ano man ang meron, pagkasyahin, at may contentment tayo, eh talagang di tayo may stress, mga kapatid. Katulad ni Apostol Pablo, sabi niya, alam ko kung paanong mabuhay ng sagana.
alam ko rin kung paanong mabuhay ng may kagipitan. Pero sabi niya, yun nga, sabi niya, sa tulong ng Panginoon, lahat ng bagay ay aking magagawa dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Yun po ang kagandahan, mga kapatid, talaga, no? Nang tayo ay merong ano po, nang tayo may lubusan, natiwala, at siyempre, hindi natin maibigkakalob yung lubusang tiwala sa Panginoon, yung una pa man, hindi magandang ating ugnayan sa Kanya. Mga kapatid, oh, pero sinasabi nga sa atin dito, na ano po, na ang ating manlilikha ay ano po, ay sigurado, ang sabi dito, na may kakayanang ano po, may kakayanang ibigay, sabi nga dito, beyond measure, kahit ngayon yung ating ano po, ang ating mga pangangailangan. But anyway, hindi naman laging nasusukat yan saan? Sa mga material na bagay. Diba? Kasi kung material na bagay, talagang hindi tayo dapat ano, hindi tayo dapat malungkot. Yung sobrang ano nga lang, mga paghahangad, yun ang nagiging dahilan. Ba't pa tayo nai-stress, di ba? O, tayo nai-stress. O, kasi mga sobrang paghahangad. Pero ang sabi nga nung, ano no, sabi nga po, balikan nga natin. Para, eto, matanggal talaga yung mga stress natin. Ha? Eh, syempre, pangunahin nga yung relasyon natin sa Panginoon. Pero, ito yung mga practical, oh, mga practical na hakbang. Para tayo po ay hindi gaanong mabalisa. Sabi dito, huwag kayong magmukhang pera at masyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ngayon, ano? So, huwag daw tayo, ano? Huwag tayong magmukhang pera at masyahan na ano daw, no? Kayo sa anumang nasa inyo. Ngayon, eh kung marunong tayong, may kasabihin nga sa Tagalog, di ba? Kapag maikli ang kumot, matutukang ano? Matutukang mamalukto. And that is biblical, mga kapatid. Kaya sabi niya po Sir Pablo, sanay ako sa sagana, kaya ko rin namang ano? Sa hindi kasaganaan. Oh, kaya nga sabi niya, lahat ng bagay ay aking magagawa dahil sa ating Panginoon Kristo na nagpapalakas sa kanya o nagbibigay lakas sa kanya. Kaya kung ito, nakayanan ng Apostol Pablo, eh hindi naman tayo, ano po, hindi naman tayo, kumbaga, eh mababang uri na anak ng Diyos kumpara kina Apostol Pablo. Pare-parehas lang. Ah, mga kapatid, pare-parehas lang tayong, ano po, mga anak ng Panginoon. Kaya sabi, pag tayo'y na kay Kristo, wala nang pagkakaiba. Hudyo sa Grego, walang pagkakaiba. Alipin sa malayo, walang pagkakaiba. Babae sa lalaki, walang pagkakaiba. Ha? So kung nakayanan ng Apostol Pablo na makontento sa kung anong meron siya, eh bakit tayo ngayon, mga kapatid? Ha? Bakit tayo ngayon hindi tayo makaraos? Eh siguro nga lang, ayun na nga, ha? Masyado tayong ano po, masyado tayong mapaghangad. Kasi ito lang, hindi ko naman sinasabi, sabi ko, hindi naman masama na mangarap tayo. Pero para mabawasan yung mga stress ng ating buhay, mga kapatid, yung mga kagulumihanan, ay hayaan natin, sabi nga, isa pa sa gustong-gusto kong kanta, mga kapatid, ay yung kantang ang pamagat ay One Day at a Time. O, diba? Matuto tayong mabuhay One Day at a Time. One day at a time, Lord Jesus. O, diba? Huwag yung... Ay, mga kapatid, sa totoo lang, eh, no? Eh, sabi ko nga eh, kaya marami sa atin ay i-stress. Eh, pati problema, ina-advance eh. Huwag natin i-advance ang problema. We should learn how to live one day at a time. Mga kapatid, basta ito lang panghawakan natin. Ito lang panghawakan natin. Ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay ano po, ay may kakayanan. Ha? May kakayanan na ibigay sa atin alin po ang mga bagay-bagay. Aywan ko lang sa inyo, pero ako mga kapatid, ha? Sa totoo lang po, purihin ang Panginoon. Ang Diyos ang gumagawa ng paraan. No? Gusto ko lang muling papurihin ng Panginoon sa mga pangyayari sa aking buhay. And for sure, hindi lang naman sa akin nangyayari ito, sa inyo rin. Eh, muli ko lang iaangat ang pangalan ng Panginoon. Dahil, alam nyo po, dalas ko nang nasasabi, mula nung mag-pandemic, at alam nyo naman na hindi naman tayo taong tamad, ano ho, eh, nung hindi pa nagpa-pandemic, eh, alam nyo po yon, after ng program, tatapos yung ating programa,
halos bumabalik pa ako sa pamamasada ng tricycle. Alam niyo po yun. At hindi ko kinakahiya. Alam yan ng mga nakakakilala sa akin. Hindi ko kinakahiya kung gaano tayo nagtsagang magtinda sa Alabang, sa EDSA, ng kung ano-ano, para lang mabuhay habang naglilingkod sa Panginoon. At hindi natin nareklamo yun. Pero ito nga po, aminin sa hindi. Okay, aminin sa hindi. Eh, mula po talaga ng magpandemya, and laki po ng ano, ang laki po ng epekto sa atin pong pang-araw-araw na pinagkukunan ng pangangailangan. Pero sa awa ng Diyos, mga kapatid, sa awa ng Diyos, may gitnang isang taon na wala naman tayong matinong hanap buhay, hindi katulad dati. Pero, eto, tingnan nyo, obviously, oo, nakakasakit, nakakalagnat, pero obviously, sa awa ng Diyos, eh buhay pa naman. At sa tulong ng Diyos, hindi pa po ako nakaranas kahit mula nang pumasok yung pandemya. Hindi ko rin naman po naranasan pa na pag nagutom ako, gustuhin kong kumain, hindi ako makakain kasi wala akong makain at wala akong pambili ng pagkain. Sa awa ng Diyos, hindi pa naman po dumarating sa ganong sitwasyon. Oh, hindi pa naman. Purihin ang Panginoon. Eh, may mga pagkakataon nga, itong mga nakaraang ano po, mga nakaraang nagkakasakit tayo. Eh, bigla na lang may kapatid na, oh, Brother Richard, magpapadala ko kahit napambili mo ng prutas. Oh, makin mo yun, hindi ko po hinihingi. Padala ko para gumaling ka kagad. Bumili ka ng maraming prutas. Oh, kung natin hinihingi yun. Hindi po talaga bulag ang Panginoon. Ha? Sa ating pangangailangan. Basta ito lang, mga kapatid. Matuto lang tayo. Matuto lang tayong makontento. Ha? Matuto lang tayong makontento kung anong meron tayo. Habang wala, sige, huwag tumigil ng pangarap. Ha? Mangarap tayo. Pero ulitin ko po, isa sa susi na para tayo ay hindi ma-stress ay ang matuto tayong masyahan kung anong meron tayo. Ha? Oh. At ulitin ko, hindi nagpapabaya ang Panginoon. Nararanasan ko po yan. Imposibleng ako lang nakakaranas yan. Pare-pares tayong anak ng Diyos. Ha? Hindi lang ako ang anak ng Diyos. Pare-pare tayong anak ng Diyos. Kaya kung ito ginagawa ng Diyos sa akin, hindi ako maniniwalang hindi ito ginagawa ng Diyos sa inyo. Okay? For sure, ginagawa rin ito ng Diyos sa inyo. Kaya nga, sabi dito sa atin, mga kapatid, let not your heart be troubled. It's an invitation to live in anticipation. Okay? Now po, ito'y paanyaya. Oh, paanyaya ng ating Panginoon. Ang sabi dito, when we feel low, He is able to put us on a higher plane. Hmm. Tama. Oh, kaya isa sa paborito ko rin ganta. I'm pressing on the upward way. New heights and gaining every day. Diba? Pag ano po niya, ang chorus niya, ang ganda. Lord, lift me up and I shall stand. By faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Ayan, mga kapatid, ito yan. Kapag tayo, ano po, kapag tayo ay nakakaramdam ng mga panghihina, nandyan ang Panginoon. Sa ito, He is able to put us on a higher plane. When we struggle with darkness and sin, He is the one who not only began, but also will finish His good works in us. Yung nasa Pilipos 1 sa Isya. Ha? O, kaya nga hindi tayo naniniwala naman, ha? Once saved, always saved. Kinakailangan natin, ano po? Kinakailangan natin sa tulong ng Kanyang biyaya ay tayo, ano? Pumapit, manatili. O, kasi hindi talaga matatapos yung gawain sinimula ng Panginoon sa atin kung hindi tayo mananatili sa Kanya. Ha? Minsan ka lang sasampalataya, pagkatapos ay banjing-banjing ka na, magpapabaya ka na. Tamang kapatid, kinakailangang manatili tayo sa Kanya. Okay? So, ang sabi dito, mga kapatid, no matter how bad things get here, yes, oo, totoo naman na talagang maraming ano po, maraming mga masamang pangyayari na nangyayari. Hindi lang naman yan sa
taong makamundo kundi maging sa anak ng Diyos. Diba? Look at the promise we have been given in Jesus. Kaya gaano man daw po kasama, nakikita natin siguro, katindi ang mga nangyayari sa ating paligid, sa ating mismong buhay na ating nararanasan, tingnan daw po natin kung anong mga pangako ang nasa ating Panginoong Kristo. Take note, sabi ng Panginoong Kristo, I am the way, the truth, and the life. Okay? Siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Sabi ito, He is preparing a place for us, a place where our pain, restlessness, suffering will forever be banished. Yun, mga kaibigan at mga kapatid. Ano po? Pinaghahandaan tayo ng Panginoon ng isang tahanan na kung saan pagdating natin sa tahanan niya. Kaya sabi po, tayo ng mga Seventh-day Adventist, mga nangangansyaw sa atin, wala daw sa ating kaligtasan. Hindi po, iba lang kasi sa kanila. Eh. Kanila yung kaligtasan tinanggap nila, the moment manampalataya, sure na agad sila na hindi na sila mawawaglit kahit sila'y magpabaya. Yun ang ating sinasabi. Kung hindi sila magpapabaya, ay talagang makakarating sila doon sa tahanang inihanda ng Panginoon. Pero yung minsan kansasampalataya, posible namang mananampalataya ka ng hindi totoo. Oh, di ba? Hindi ka naman pwedeng magpaka-plastic sa Panginoon. Ha? Oh, ay alam naman ng Panginoon yung pananampalataya. No. Kaya kinakailangan mo ano? Kinakailangan mo manatili diyan. Ha? Kinakailangan mong manatili. Panghawakan mo. Oh. At pagkatapos ay sabi nga rito, ang tayo'y nakarating na. Doon. Saan? Sa tahanang inihanda ng ating Panginoon. Lahat ng ano po? Lahat ng mga naranasan natin dito ano po? Sakit, pagdadalamhati, kabalisaan, mga pagdurusa, ang sabi dito, will forever vanish. Kaya nga isa sa ano po, isa talaga sa paborito kong kanta, No More Night, di ba? No more night, no more pain, no more tears, never crying again. Diba? Jesus to, diba? The great I am, we will live in the height of the risen land. Diba? Oh. Eh mga kapatid, darating ang panahon na wala na talaga na po. Wala nang pigati, wala nang pagluha, wala nang lahat, kundi tayo na po, mamumuhay na kasama ng ating Panginoon magpakailan. At ang sabi dito mga kapatid, that is the hope we have been given in Christ Jesus and it is offered to all of us. Ano yung pag-asa na yun? Yung pag-asa na balang araw, yung inialo, Panginoon, paghahanda siya ng tahanan upang kung nasaan siya, naroon din ang kanyang ano po, mga tagasunod. Ha? Mga kapatid. At yan ang ating ano po, inaasahan. At yan ay ibibigay sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo at ang sabi dito, it is offered to all of us no matter who we are. Yun ang maganda. Ang Diyos hindi namimili ng kahit anong lahi, kahit sino. Ha? Kahit sino. Ini-offer niya ito. Eh kung gustuhin lang, ang Diyos lang masusunod. Oh? Ngayon po natin, bagamat ang Diyos makapangyarihan sa lahat, hindi niya tayo pangungunahan. Hindi niya tayo pipilitin. Hindi niya tayo, ano po, hindi niya tayo hihilahin kung ayaw natin, kahit ayaw natin. Gusto niya na tayo, ano po, tayo ang magpusa. That whosoever believeth on Him, yung mananampalataya. Ito ulitin ko, hindi minsanan, ha? Yung minsan kang sumampalataya, kahit totoo pa yung pananampalataya mo sa umpisa, kasi ulitin ko, hindi ka naman pwedeng magpaka-plastic sa Panginoon. Nalapit ka talaga ng ano po, tao sa puso mo, totoo ka. Ha? Ang kapatid, wala tayong pwedeng maitago sa kanya. Kaya yung sinimulan mo na pakikipag-ugnay sa Panginoon, dapat ano? Dapat mong ituloy-tuloyan. Huwag mong pababayaan
Yan. Ang sabi dito, ito yung offer sa, no matter our background and no matter how sordid our lives have been or are now. Eh, gaano man daw po kasama, gaano man kadilim ang ating ano po, mga pinagdaanan o kahit sa ngayon, ganyan pang iyong sitwasyon. Ini-offer pa rin sa iyo ng Panginoon. Huh? I-offer pa rin sa iyo ng Panginoon ang bagay niyo. I am the way, the truth, and the life. No man coming to the Father except through me. Kaya kinakailangan talaga natin lumapit sa ating Panginoon sa Kristo. Tama ang kapatid, kinakailangan natin lumapit sa Kanya. Oh. At manatili tayo. Manatili tayo. Sa malapit na pagtatapos, ang sabi dito, the key, however, is for us to come to God anyway in our weakness, in our hurt, in our brokenness, and in our general fallen state, knowing that He accepts us despite these things. O ayun. Ito po ang susi para matanggal itong mga kabalisaan na ito, mga kapatid. Ha? Kinakailangan natin ng ano po? Kinakailangan lang natin na ano po? Kinakailangan nating i-accept. Kinakailangan nating ano po? Lumapit. Okay? Oh, sa Kanya. Oh, yun na nga po. Malagang ulit-ulit na sinasabi. Ha? Oh, kaya ang sabi dito, sa pagpapatuloy at sa pagtatapos. Yung bagay na yan sa'yo, that is what grace is all about. Tama. Bakit po? Matala yung tinawag na biyaya kasi kahit anong kalagayan mo. Hindi sinabi ng Panginoon, adi ka, huwag muna, magparehab ka muna. Madalas yun ang naririnig sa akin yan, inuulit ko. Lasenggo ka, magpa-detox ka muna. Sugarol ka, tumigil ka muna. Hindi po. Ano man ang kalagayan mo, kapatid, ano man ang kalagayan mo, ha? Maaring nagawa mo ng mga nakaraan, panahon ng iyong buhay, gusto mo magbago, gusto mong isuko ang buhay mo sa Panginoon, huwag kang mag-alala. Lumapit ka lang, tatanggapin ka niya. Kasalukuyan, marami ka pa rin ginagawang labag sa kalooban ng Panginoon. Lumapit ka lang po. Huwag ka pong mahiya, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Ha? Sabi nga ng Biblia kung saan, nananagana ang kasalanan ay doon din nananagana ang biyaya ng Diyos. Eh kung isipin na ang ginagawa mo ay wala ng kapatawaran sa harap ng Panginoon. Basta ihingi mo yan ng tawad taos puso, of course. Dahil pwede, hindi tayo pwedeng magpaka-plastic. Tatanggapin po tayo. Tatanggapin po tayo anuman ang ating kalagayan o anuman ang ating sabihin na natin mga iniisip na karimari-marim na nagawa natin sa ating buhay at alam nating laban sa Panginoon. Lahat yan, kalilimutan ng Panginoon. Lahat yan, basta talikuran natin. Ang sabi nga, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and He will cleanse us from all our unrighteousness. Basta atin pong ano? Basta atin lang idudulog sa Kanya, ikukumpisal, ipapahayag natin sa Kanya ang ating mga kasalanan. Siya ay tapat na tayo ano po, patatawarin at lilinisin tayo sa lahat ng ating kalikuan. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Pag ganyan ba naman ang iyong pangahawakan? Sa tingin mo ba, ewan ko lang, tingin mo ba hindi ka pa magiging payapa? Na alam mo na kahit anuman ang nagawa mo, eto ang Diyos. Ha? Eto ang Diyos. Handa kang ano, patawarin. At handang kalimutan ang lahat ng ating ano po, mga nagawang pagkukulang sa Kanya. O mga kapatid, purihin ang Panginoon at salamat sa Diyos sapagkat Siya yung Diyos na ating nakilala. No? Ang Diyos ng iba, napakalupit. Pero ang Diyos natin talagang sobrang ano po, sobrang bait. Sobrang bait. Kaya habang nandyan pa, mga kapatid, no? Habang nandyan pa, eh huwag nating pakawalan. Kaya ang sabi dito, why? Ang sabi dito mga kapatid, ha? And why we must believe that we have given it if we seek for it in faith. Oh, bakit daw po ano? Bakit natin
kinakailangan ano? Kinakailangang angkinin ito. Kasi kung hindi natin aangkinin ito, of course, nang walang pananampalataya, eh wala. Hindi natin makakuntan ito. So kinakailangan talaga natin ano po, panghawakan ito. At hindi natin mapanghawakan ito, of course, kung wala tayong ano po, kung wala tayong pananampalataya. Okay? So kaya ayan mga kapatid, paano ma-uproot yung restlessness o yung mga kabagabagan? Ha? Eh sabi nga, overcoming restlessness always begins with Jesus. Siya lang po ang bukod tanging ano? Siya lang po ang bukod tanging makapag aalis o magtatanggal nito sa ating buhay. Ha? Siya lang po. Meron po ditong ano, meron po ditong pagbubulay-bulayan tayong katanungan. Ito, napakaganda nito. Kaya, dapat nating tugunin ito. Ayon din po sa ano, ha? Pwede rin po kayo mag-comment dyan. Ang katanungan ay, think about Jesus' words. Ano po? I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Ito yung pananalita ng ating Jesus Kristo. Pagkatapos niya, ano po? Naroon sa Ama, hindi siyang babalik. Pag may paghanda ng tahanan, hindi siyang babalik. At ano ang sabi dito? Kayo'y aking tatanggapin upang kayo din ay naroon. Ha? Sabi dito, what should this tell us about how central and crucial the promise of the second coming is? Oh, andun sinasabi nito, bakit daw po kita natin napakahalaga ng aral ng second coming. Especially sabi dito, for us as an Adventist, with our understanding of death. Why is the promise of the second coming is so precious? O yan, sa atin mga Seventh-day Adventists, lalong-lalo na, bakit napakahalaga itong pangako na ito ng ating Jesu Kristo? At syempre, mangyayari nga ito, no po, second coming. Lalong-lalo na nga po, may, paano natin, ano nga po ito, ikukonekta doon sa doktrina patungkol sa mga namamatay nating mga mahal sa buhay o kamatayan ng mga tao. Of course, malamang lahat tayo namatayan na ng kamag-anak. Ako, tatay ko namatay na. 30 years ago na namatay yung tatay ko. So malamang lahat tayo dito ay nakaranas ng mamatayan. Si Sir Ana Lipital ko rin Mandipol, ayan, anak niya, namatay. So as a Seventh-day Adventist Christian, na bakit napakahalaga nito? Kasi sa atin, lalong-lalo na ano po, paniniwala natin, ayon sa Biblia ho, kasi doon naman natin kinukuha yung paniniwala natin, na yung ating mga mahal sa buhay, lalong-lalo na, yung mga nauna nang namayapa, sa ngayon ay, yung aking mother-in-law ay nakaburol, if God's will, bukas ay maililibing na. Oh. So, ano ang ibinibigay na pag-asa nito sa atin? No? Aba mga kapatid, eh syempre, kung pwede nga lang, as a Seventh-day Adventist Christian, eh gusto na natin mangyari ang second coming. Bakit? For sure, lahat tayo namatayan marahil ng mahal sa buhay. O sa mga hindi pa nakakaranas yan, mamatay ng mahal sa buhay, eh purihin ang Panginoon kasi hindi nyo pa rin nararanasan. Pero sa mga katulad ko, may karanasan na mawalan ng mahal sa buhay. Pinakahihintay natin ang second coming. Bakit po? Kasi, sa panahon na yan, alam natin na ibabango ng Panginoon. Hindi tayo naniniwala na nandun na sila ngayon sa paraiso. Hindi tayo naniniwala na nag-i-enjoy na sila ngayon. Ha? O tinatawag na paraiso o bagong langit, bagong lupa. Hindi ho. Dahil ano po ang sabi ng Biblia, yung patay nandyan lang muna sa libingan. At ang sabi ng ating Jesu Kristo sa Juan 5:28 at 29, darating ang panahon na maririnig ng mga nasa libingan ang kanyang tinig. At kailan yon? Second coming po yun. At pag narinig ng mga nasa libingan ang kanyang tinig, yung mga gumawa ng kabutihan, yung sinasabing mga sumampalataya, ay mabubuhay sa unang pagkabuhay na maguli upang ano? Upang bigyan ng buhay. Pero sad to say, yung mga hindi naman sumampalataya, eh, alam na natin kung saan ang punta. Bubuhayin din, pero ano po, para sila'y ano, parusahan. Yun ang madalas yun ang naririnig sa akin.
Patay na, bubuhayin pa lang para muling patayin, no? Ito ang sabi ng ating Jesucristo, ha. Huwag ninyong ipagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sino yung kanya? Siya rin po. Ginawa niya lang third person, pero siya yun. At sila ay babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan. At lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. Kaya as a Seventh-day Adventist Christian, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, bakit po, napakahalaga ng aral ng ano po, ng muling pagparito ng ating Panginoong Kristo. Kasi, yun po ang ating panahon na pinakahihintay. Alam ko, ayan o, si Kuya Ben Ami, nakikita ko, nanonood. Kuya Ben Ami, alam ko po, kung meron mang isang tao rito na gustong-gusto na rin marahil mag-second coming, ayan Kuya Ben Ami. Bakit po? Eh, yung mga magulang niya, pareho ng namayapa eh. Mga nauna na sa kanila, ano po? At yung mga magulang naman nila ay sa awa ng Diyos eh, sa pagkaka, alam ko naman, eh, talagang mga kapatid naman na nagtapat sa katotohanan. Okay? So, ayan. So, bukod pa dyan, sino ba nakikita ko rito? Ayan, eh, si... Yan nga, si Sir Annalie lang ang nakikita kong sure ko na ano eh, na namatayan ng anak, binaril, di ba, Sister, ano? Sister Annalie Pital ko rin manipul. Oy! Ang ano pala? Nandiyan ka pa ba, Ate Badet? Ate Badet, muhi kami lang biling? Naku, kung meron mang isang tao ngayon na gustong-gusto nang dumating din ang Panginoon. Ha? Ayaw lang iba kundi ang Ate Badet Milambiling. Bakit? Eh kasi ang Kuya Jason. Kuya Jason yung asawa niya. Naalala niyo pa po, di ba? Oh, Kuya Jason last year, nagdadrive from Phuket, papunta sana ng ano nga itong capital ng Thailand. Oh, so along the way, papunta ng capital city pa. From Phuket, Thailand, papunta nga dyan sa Bangkok, yon. Hey, na-aksidente. At, ayan, mga kapatid, na-aksidente. On the spot, namatay ang Kuya Jason. Hamakin mo yung biglaan. At muntik pa yung kanilang anak. Si Ivan nga, no? Ate Badet, no? Kanina nakita ko. Andiyan. Oh. Si Sir Jen Villalobos, ako din po, waiting sa second coming. Hmm. So, itong mga kapatid na nakaranas na na mamatayan ng mga mahal sa buhay, ay talagang sure ako na walang ibang pinakahihintay na itong mga ito. Kasama na rin po ako dun. Kundi ang muling pagpapakita ng ating Jesucristo doon sa mga alapaap ng langit. Ha, mga kapatid? Dahil sa panahon na yon, ito na nga, mangyayari na. Yung tinatawag na culmination ng pagkakaloob ng Diyos, tinatawag niya na buhay na walang hanggan. Lalong-lalo na doon sa mga ano po, sa mga namayapa man, pero sumampalataya sa ating Panginoong Kristo. Nanatili hanggang sa huling hininga ng kanilang buhay ay talagang wala nang ibang pinakahihintay. Wala nang ibang pinakahihintay. Kundi ang pangyayari niya. For sure, ang mga kamag-anak na mayapang Pastor Joby Yabot, ayan, ano ho? Ang kanyang asawang, kanyang mga anak. Ito na marahil ang pinakahihintay nilang pangyayari. Mga namayapang mga kilala nating mga tao na lingkod ng Panginoon dito po sa atin, di lang sa Pilipinas, kundi mga naglingkod sa ating division, Pastor Golpan, ba? Pagkatapos si Pastor Golpan ay yung isang pastor din natin na taga Mindanao, eh namatay din agad. Kaya sa division ngayon, sabi eh, mukhang mga Pilipinong pastor na mamatay agad, kaya bumoto muna ng presidente hindi Pilipino. Oh, so mga kapatid, ano ho? Itong mga kapatid natin na nakaranas na ng kamatayan ng mga mahal sa buhay ay wala nang ibang hinahangad kundi ang second coming. And for sure, kahit naman siguro hindi pa tayo namatayan, ha? Eh, sigurado ako na lahat naman tayo gusto na mangyari ito. Meron pa bang ayaw? Meron pa bang ayaw mangyari ang second coming? Ha? Nag-i-enjoy pa ba kayo sa buhay natin ngayon sa mundong ito? Naku, kung hindi lang talaga sa Panginoon. Di ba mga kapatid? Kung hindi lang talaga sa Panginoon.
Hindi lang tayo kumakapit sa Panginoon, ako po. Eh, wala ka na talagang enjoyment na mararanasan. Pero dahil nga sa tayo'y nagtitiwala sa Panginoon, kaya kahit ganito ang nangyayari sa mundo, kaya nga sabi nga, may quality pa rin ang ating ano po, may quality pa rin ang ating buhay. Pero siguro kung wala ang Panginoon sa buhay natin, ewan ko kung ano na ang ating mga sitwasyon. So praise God, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Ha? Purihin ang Panginoon. Ha? Ating lesson ay uprooting restlessness. Paano matatanggal ito? Mabubunot? Mawawala? Hey, basta nang sabi po, pakatandaan na laging si Kristo ang pangunahing magiging dahilan para ano po, para mawala sa atin ang ating mga kabagabagan. Ang sabi ni Brother Royce Prime, namatayan ko ng sister pero hindi ako sad kasi alam ko ang kaligtasan niya. Kasi killing me softly, parang kandila na naupos at may pagkakataong makahingi. Ayun, o nga, ng pagpapatawad. Alam ko ang pangako, ah, pangako ko, Brad, ganda ng lesson natin. Praise God, opo, ganda talaga. Kaya nga, no, eh, pag ganito naman ang iyong pangahawakan, eh, malulungkot ka man pero hindi ka dadaigin. Hindi ka matatalo ng kalungkutan. Mangingibabaw pa rin, alin? Mangingibabaw pa rin ang kapanatagan. Mangingibabaw pa rin ang pag-asa. Bakit? Kasi na kay Kristo tayo. Na siyang ano? Na siyang daan, katotohanan, at higit sa lahat, siya ang buhay. Hindi basta buhay. Sabi natin kay Jesus Kristo, I am the resurrection and the life. Hindi basta-basta buhay na napuputol, kundi ano po, buhay na walang hanggan. Ang sabi sa 1 John 5:11, ang sino mang may anak ay may buhay na walang hanggan. Kaya yan, pag ating pinanghawakan, ewang ko lang kung may stress pa tayo. Ano, mga kapatid? Pag yan ay talagang pinanghawakan natin, ewang ko lang kung may stress pa tayo. So what kung matay, di ba? Mamatay man, basta'y manampalatayan sa'yo ng Panginoon, mamatay ka man. Pero ano? Muli kitang bubuhayin. At anong pangako? Sa pagkakataon na yan, bubuhayin ka para ano? Para bigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya purihin ang Panginoon, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Talagang tanggal ang ating ano po, stress. Tanggal ang ating mga kabagabagan. Provided na talaga si Kristo ay nasa ating mga buhay. Ulitin po natin, siya ang ano? Siya ang daan, siya ang katotohanan, at higit sa lahat, siya ang buhay. Ayan, muli po ako nagpapasalamat sa inyo, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Maraming salamat po. At muli tayong pinatnubayan ng Panginoon, at akin lang pong pasasalamatan ulit. Kanina umabot naman po tayo ng 90, ngayon ay nasa 76 pa rin po tayo. At siguro yung iba nating mga na klase ay hindi pa rin gaano nanonotify na muli na tayong nagpo-program. Pero ganun pa man, it's not bad, ano? Napakagandang bilang pa rin po. 90 na, ngayon ay nasa 74. O samantalahin ko po, habang nandyan pa kayo, ay inyo pong ipalo at ilike ang ating Facebook page kung hindi pa po tayo nakakapalo at nakakalike. At sa YouTube channel natin, eh, paki-subscribe naman po. I-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga ginagawang pag-aaral. Oh, ayan. So, titingnan natin kung tingnan ko na po rito, ha. Oho. Ayan. Ang bilis na eton, sinasabi ko, ang bilis na nawawala. Kaya message lang po yung ano, yung mga kapatid na nandiyan pa rin na gustong mabanggit talaga ang pangalan din. Oho, tingnan natin mga kapatid, ha, para makita ko ang inyong mga comment. Gusto ko talagang basahin. Okay. O sino-sino? Ate Nida Manalang, good evening po sa inyo. Sir Arlen Sarte Moreno, praise Him, sabi dito. Amen, praise God. In Him, they may find help. He will do great things for those who trust in Him. Totoo po yan. Pleasant evening, God bless. Maraming salamat po. So, Deliwanag, magandang gabi rin po sa inyo, kapatid na Deliwanag. MJ Pablo, maraming salamat sa panunod at pag-share. Sino pa? Cecilia Cortesano Baal. Maraming salamat po sa inyo, Sister Cecilia Baal. Annalisa Rodota.
Okay, sabi niya, pagdating ng ating Panginoon, no more tears, correct. Papahirin niya na ito. Ha? Papahirin niya na ito. Wala na tayong ano po, wala na tayong mararanasang mga pain o ano pa mang mga pagdadalamhati. Loli Di Marukot, maraming maraming salamat po. Oy, eto na, Ate Joylene Balajay Milarpes. Ate Joylene, of course, batiin ko ang Kuya Norman at ang buong family ng Ate Joylene at Kuya Norman Milarpes. Since na ito po ay Australia, eh batiin na natin lahat ng mga viewers natin sa Australia. Sino-sino yan? Sila Brother Abby Andales, dyan po sa Sydney, Ate Marilu at Kuya Joel Babatid. Okay, o sino pa? Batiin na rin natin Sister Nena Dumasing Asuncion, ang mga Santoses, batiin ko po ano ho. Ate Joylene, pakiana lang po sa mga Santos, no? Kina Shirley, tsaka yung sa pang-Santos na ayaw din pong magpabanggit na lang ng pangalan. Sino pa? Of course, sa Brisbane, Queensland, Australia, nandyan ang Sister Delma Bello Rosario. Hindi po yan mawawala. Sister Delma, maraming maraming salamat po sa inyo. Ho. Sino pa? Of course, nandyan din si Sir Aisal Macachon, si Sister sa Sydney pala, ito pa sila Sister Gretchen Magbanwa Abinyel. Of course, sa Sydney, batiin din natin ang mag-asawang Danny Lynn at Brother Cedric Martinez na siya namang dahilan kung bakit nakilala ko ang ating Kuya Joey Loizaga at of course, ang kanyang napakabait at napakaganda rin asawa, si Ate Jackie Loizaga. Diyan po sa ating Team Australia. Thank you so much sa pangunan mo ngayon, Ate Joylene at Kuya Norman Milarpes. Thank you so much po. Mag-asawang Grace Ann at tukayong Richard Zamora. Lia Palomar Santos, maraming maraming salamat. God bless you more, kapatid. At prayer request. Anong prayer request natin, Sister Grace Ann? Namabaga ang kanang kamay ko. Ah, okay. Hindi lang po ano ho. Oh, andali lang po. Mga kapatid, yun nga pala no, huwag po lang magtatampo po kasi hindi ko na nababasa yung iba kagaya kagabi. Ang na kita lang po nating prayer request ay yung kay Sister Teresa Tooyama. Ngayon po nang nireview ko po ang mga comments nyo after ng program, meron pa palang mga prayer request na idinudulog sa ating program. So mga kapatid, ulitin ko po, huwag po sana kayo magtatampo kasi sinisikap ko naman pong mabasa lahat ng inyong comment. Napansin nyo naman siguro, kahit na amen lang, binabasa natin. Pero may pagkakataon po talaga na hindi binibigay ng ating gadget yung na makita yung mga comment. Kaya huwag po kayong magtatampo. Please, ano po, nakita ko naman talagang lalong-lalo na akong prayer request. Talagang hindi pwedeng hindi natin isama. Ha? O, ayan. So, tuloy tayo. Ang kapatid ko, Tol Dave Thompson, I love you, Tol. Batiin ko rin si Men, aking hipag, aking mga pamangkin, si Dave Rose, Diana Rose, at si Divine Rose. Ha? I love you, mga pamangkin. Ingat kayo dyan. Ning Beltran, maraming maraming salamat din po. Puri ng Panginoon sa magandang mensahe. At Sister Maria Teresa Ponce Bagro, magandang gabi rin po sa inyo. Sister Joy at Ati Bagos Tambunan, maraming salamat po sa pag-share. Tama, brother, to isa po ako sa umaasam saan dumating ang Panginoon, makita makasama kong aking mahal sa buhay na namayapa. Lahat po tayo. Lahat po tayo. Pakisama, Brother Thompson, sabi naman ni Brother Melvin Fuentes, ang nanghihina sa pananampalataya, bunso ko nilalagnat, napagod sa biyahe. Nako. Bunsong anak ni Brother Melvin. Okay. Unatin ha. Ang kapatid, samahan niyo po ako hanggang sa atin pong pagtatapos, lalong-lalo na sa ating prayer ha. Okay. So, ayan, muling patalastas pala. Sa Sunday, wala po tayong ano ha, wala po tayong Sabbath school lesson. At maging bukas po, wala na rin po tayong conclusion. Sa Sunday naman po, abangan nyo na lang po muli ang ating pakikipagtalastasan kay Mr. Fuentes ng Bible Baptist sa programang pag-aralan natin. Yung kay Kuya Johnson Amikan, ha? So, abangan nyo po yan, yung ating pakikipagtalastasan at
tayo po ay madalas kasing minimension at china-challenge tayo. So, pagbigyan po natin. Yung paksa po eh, patutunayan niya na hindi na dapat sundin ang 10 utos ng mga Kristiyano. Kaya abangan niyo po yung paksang yan. Abangan niyo po yung paksang yan. So, Brother Royce Prime, batiin natin ang ating team. Rome, Italy. Ayan, sila Sister Meita Rosa, Brother Royce Prime, eto nga. At ganun din po si Sister Dorothy Ortiguez Sabianes. At of course, batiin po natin yung nasa Milan. Sa Milan, Italy, nandyan sila Sister Belinda Timbol, Brother Lino Ranoco, Sister Crisa Salan Corrales at Sister Cherry Bloom. At iba pa natin mga kapatiran dyan. Maraming salamat po sa inyo. Sa ating Team Italy, maraming salamat po. Okay. Ayan na, Sister Kim Ducor. O ito, since na ito'y Japan, eh batiin na po natin. Batiin na po natin ang ating buong Team Japan. Brother Nathaniel General ng Osaka, Tita Grace Takagi at Sister Susan Wonder Woman Garulakan ng Nagoya. Ganon din sina Brother Kenneth at Sister Army Villesa. Sa Korea naman ang mga Nakano. At of course, ang mga Tsujima dyan naman po sa Kikugawa. At of course, sa Tokyo, nandyan ang ating girl power o woman power dyan. Yung Sister Annabel Matsumoto, Teresa Tuoyama, Emi Perez Yamano, Christina Tinay Masi, maganda kong kumaring Crisanta De Vera, Tita Emma at Tito Eli Balisteros, at mga kapatiran natin mga Pilipino dyan na hindi ko na maisa-isa. Of course, sa Chiba, nandyan po sina Ate Lynette Kasuya, Sir Shea Villasis Ricanya, si Sir Girlie Otsoka, at ganun din ang Jimenez Sister. Batiin na rin po natin sa ibang bahagi pa ng Japan, sina Sister Bang Bourbon, Sister Marie Rina ng Hekone, at of course, hindi na po mawawala, speaking of Japan, si Sir Marites Hermosora. Tokyo rin po pala si Sir Marites Hermosora. At of course, ang ating aking newly found na Ate Joy Joy Malagoke Tahara, siya naman po sa Saitama, Japan. Ha? At ganun din si Sister Lu Hesegawa, Sister Mary Lu Masangkay po siya, yung kanyang Filipina name, no? Pero sa ano, Lu Hesegawa nga ba? Hasir. Basta, Sister Mary Lu, ha? Kayo po yun, alam nyo na kung sino kayo. Isang malakasang ano po, Kunbanwa Damo Arigato, dyan sa inyo po sa Japan. Maraming salamat sa panguna mo ngayon yan, Sister Kim Ducor. Okay? Tuloy lang ang lesson study, gandang tayo. Mapagmataas at mga ambisyoso, kaya marami pang makasarili sa... Opo, totoo po yan. Ayan na, Brother Lino Ranoco, inulit ko, binabati ko po kayo ng Milan, Italy. Bryant Malayo, oy, ito po yung sa ating ano po, Negros Oriental sa Bayawan. Maraming salamat. Batiin ko na dyan yung ano, batiin ko na dyan ang Brother Dondon, dyan po naman sa Maitom, no? Brother Dondon, reveal, Ragay. Maraming salamat. At nandito nga ang ating Ate Badet Milambiling. Hello po, thanks God, okay na kayo. Na-share na po, take care always. God bless. So ayan, yan si Ate Badet, no? Banggit ko, dito nga. Sana, nandyan ka pa ba? Ito yung bigla namang na-aksidente po yung Kuya Jason. Patay. O kaya kung meron mang isang sunggusto nang dumating ang Panginoon, ito na yun, si Ate Badet. Oho. Okay. Leo Arumen, maraming salamat ng San Fernando, La Union. Oy, naimbag na rabiin kakabsat, inyo haamin. Ha? Tama ba yung Ilocano? Okay, Sir Ludi Igang. Si Sir Ludi Igang, ng ano rin po ito, ng Bayawan, Negros Oriental. Okay, Angelina Capistrano ng Alicia Isabela. Nanay, magandang gabi po. Eliale Barotel, maraming salamat sa iyo, kapatid. At ayan nga po, si Ate Badet, oho. Oh, praise God. Oh, ito, nandyan pa siya. Just keep on praying. Thank you po sa magandang lesson. Ingat po kayo palagi. Ikaw din. At batiin lang uli natin, sino Sister Ruby Ostala? Sino pa to? Sister Maririna. Oh, ayan. Oh, nabati ko na kanina. Isa po uling, Kunbanwa Damo Arigato. At pakisama sa prayer, kaibigan namin, Jeff Graham and family. Okay. Hindi lang ha. Leonie Bermejo. Prayer request po. Tapos, sino pa ito? Jeff Graham. Okay, so next, sino pa? Sister Lucy Junio. Ayan, maraming salamat po. Sister Princess Asetura, maraming salamat po. Nang, alam ko, ano to?
Riyadh, Saudi Arabia. Oh, ayan, speaking of ano, Middle East, batiin na natin Sister Judith Palomaria ng Jeddah, Sister Zara Pereira Porto ng Oman. Alam ko sa Oman ba o sa Qatar, basta. Tapos Sister Mika Shenabaro ng dito, Kuwait. At of course, Sister Edna Sigal sa Israel. Isa pong Laila Tub sa inyo, Sister Edna Sigal. Thank you po. Sino pa? Emily Mendoza Mojica, Ken Ken Molina Viz, maraming maraming salamat. Paborito daw niya yung kantang Higher Ground. Maraming salamat po sa inyo. Sir Annalie Pitalpurin Manipol ng Singapore, maraming salamat Sir Annalie. Of course, nandiyan ang si Sir Maricel Pascua, nandiyan na rin po sila Brother Gideon at ang mag-asawang Tonet at Romy Valdez. Maraming maraming salamat po sa inyo. Oh, speaking of Tita Los Biminda Sabio San Jose, of course, America ito. Batiin na natin ang lahat natin mga viewers sa America. Of course, Brother Dexter and Sister Net Tamayo, dyan po sa New Hampshire. Kasama yung kanilang dalawang angels, si Kuya Ezekiel at si Baby Isaiah. Brother Bong, o si Brother Bongski ang tawag namin. Brother Bong and Sister Christian Ikban and family, dyan po sa California. Of course, speaking of California, nandiyan din po ang aking Ma'am Shinene at Papa Rick Dichoso. I love you guys, ha? At of course, pahuli ba ang aking Ate Pe at Kuya Bert, dyan din po sa California. Okay? So, nandyan din po ang mag-asawang, ano po, Ninong Silas at Ninang Nani Medinilla, dyan naman po sa North Carolina. Batiin po natin ang mga individuals na binabati natin dyan. Si Sir Suri Avila, na kapatid ni Ate Presi Esmas o Ate Presi Avila. Sino pa? Sina Sister Kathleen Paul. Nandyan din po sina Dr. Vivian Moreno, sina Brother Mike Pinda, Kuya Prof. Hernandez, at ganun din po, hindi na mawawala sa Hawaii, nandyan si Brother Roberto Padilla. Batiin ko na rin po pala, ha? Germany, Sister Elena Makatol-Burden, thank you so much po sa inyo, Sister Elena Makatol-Burden, dyan po sa Germany, at si Sister Bina Bacharo-Villa. Ha? Batiin na po natin din sa Taiwan, Sister Liori Antonio Cañada. Okay. So, sino-sino pa itong mga nandito? Esther Prasconeri, maraming salamat po. Nanunod sa Solano, Meva Biscaya, maraming maraming salamat po sa inyo. Sino pa? Romel Duyukon, maraming maraming salamat. Nanunod sa Tamuhubong, Sumisip Basilan. Ang layo-layo, ano ho? Basilan, alos dulo na yata ito ng Mindanao. Brother Jonathan Magas, maraming salamat po. Sister Nonet Ricaport. At Sister Belen and Perio Carvadin, nabanggit na rin natin kanina, muli isang magandang gabi sa inyo. At ayan, kanina hindi ko nakita, pero nandiyan ka pala talaga, Sister Delma Belo Rosario. Ano po? Hindi nakita kanina, pero babatiin ko lang uli. Ha? Ng Brisbane, Queensland, Australia. Emily Mendoza Mojica, Sister Nim Pasubong ng Taytay, Palawan. Ay, Kuya Monching Canlas ng Kampugo, Hain Nueva Ecija. Nimrod Olivares Tunyakaw. Maraming maraming salamat po sa pagsasend nyo po ng 290 stars. Lang, di ko alam kung paano talaga i-claim ito. No? Ibibigay naman siguro sa akin to ng Facebook. Lorna Baudin Garcia. Maraming salamat sa iyo, si Sir Lorna Garcia. Elsie Villones, si Ate Milagro, si Ate Mila Babida Garcia. Maraming maraming salamat. Alma Dulpo Vargas, maraming salamat din po sa iyo, kapatid. Joy Atibagos Tambunan. John Enriquez, maraming salamat po. Brother Ruben Cabras, Pukoy Galiendez Palyaria, Mona Suelo, Dario Magas, Jen Villalobos, Narcisa Zamora, at sino-sino pa. Hoy, Tito Toti. Tito Toti. And Tita Shirley. Ha? Santos, maraming maraming salamat po. Sino pa? Sino pa? Hoy, sa Canada po, batiin natin ang Tita Nars. Kalma. Tita Nars, kalma. Ati Jobs Medina de la Torre. Sina Sister ano po, Castle Janet, maraming maraming salamat po. At of course, di mawawala ang Tita Imelda at Tito Jaime Noho. So, maraming maraming salamat po dyan sa inyo sa Canada. At of course, hindi natin pa kalilimutang batiin yung ating mga kapatiran dito naman po sa lugar ng Paris, France. Kagabi, nandun ako sa kanila. Madaling araw hanggang mag-aalas 3. So, sa Ireland nga pala muna ang Kuya John Merz, ano po, and family. O sa France, sino-sino ito? Sila Sister Jane, sina Sister Risa, Sister Lucy, Sister Sharon, Nanay Lisa. O yan, ha? Si Brother Boyet Sabio, na kapatid ng Tita Yoli Sabio Ocampo. Ha, mga kapatid? O yan. Tita Yoli at si Brother Boyet
At si Tita Los Biminda, sabi sa Jose, magkakapatid. Ayan. Small world. Ano po? Magkakapatid. Ha? O, ayan. At ganun din po, batiin ko sina Elder Jerry Camangon, Sister Lucy Fuertes, mag-asawang Elder na Nelson Galang, at ganun din po ang kanyang may bahay, si Sister Rebby Galang. Brother Dante Pamero, o yung tawag nila, Brother Choi, Sister Teresa Roselio, at of course, hindi mawawala, ang Ate Merlin Munasenghe, at ganun din po ang kanilang pastor dyan, si Pastor Burs Hernandez. Okay, so I think wala na po akong nakalimutan malibang may bago dito. Sandali po, magbabatian na rin lang tayo, samantalihin ko po ha, dahil wala naman po tayong lesson po bukas. Bahala na po kayong ano ha, bahala na po kayong tawag dito, magbigay ng konklusyon. Pag-aralan nyo na lang po yung pinaka-konklusyon ng ating lesson para bukas. Kasi sa hindi po nakakalam, muli ko pong papaalala bakit nawawalan po tayo tuwing Friday na, kasi akin naman pong binibigay yung panahon sa Bible study na ginagawa namin nila Brother Cedric Martinez at ganun din ang Kuya Joey Loizaga. Ha? Salamat po sa pangunawa. So, sino pa ito? Jerry Sapanta. Akala ko, kapatid, tatawag ka sa akin. Ha? Akala ko tatawag ka sa akin. Hintayin ko yung tawag mo. Sino pa ito? Kimrick Amar Lustre. Maraming salamat, Brother Jesse Tubtob. Ka? Ikaw, Samantha, wag nang manood. Umalis eh. Sino ba to? Alam mo, Samantha, nasa mood yan si Brother Thompson. Ikaw ba kaya gawin ang ginagawa ni... Ano ba to? Ano bang meron dyan? Wala akong nakita eh. Wala akong mga nakikita sa comment. Ano po bang meron? Okay, so far mga kapatid, wala pong ano. Iba na akong nakitang taong nag-ano rito. Okay? So, sige po. Tayo ay magtatapos. Salamat po. At kahit pa paano, may 42 pa rin. Nandyan pa rin ho kayo. Ha? Talagang sasamahan niyo po ako. So, tayo po ay manalangin. Kabanal-banalan po naming Diyos. Muli kayo nagpapasalamat sa iyong pinagkaloob ng panahon at pagkakataon. At narito, muli naming natunghayan ang mga pag-aaral na nais mong aming matutunan. Tunay na walang ibang makaaalis, makakatanggal sa aming buhay ng mga kabagabagan, kagulumihanan, kabalisaan, maliban sa kung ang aming Panginoong Kristo ang siyang palagi ang mangingibabaw, mananatili sa aming mga buhay. Salamat po. At sa kabila ng mga kung ano-ano mang mga pangyayari na nangyayari sa paligid, mga masasamang karanasan na mismong mga mananampalataya ay nakakaranas. Salamat. At kayo'y nariyan, palaging handa na kami damayan. At pasasaan ba amin pong pinanghahawakan ang pangako ng inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Kristo, na siya'y muling paparito at kanya nang ipagsasama sa kanyang inihandang tahanan ang mga sumampalataya sa kanya. O Panginoon, naway manatili kaming tapat, kumapit kami ng lubusan, hindi kami hihiwalay anuman ang mangyari, anuman ang karanasan na aming mga nararanasan. Walang ibang daan patungo sa inyo kundi ang aming Panginoon sa Kristo. Tulungan kaming maging mabisang kasangkapan ng aming Panginoong Kristo sa buhay ng aming kapwa. Patuloy kaming gamiting ilaw at asinan sanlibutan ito. Patuloy kaming gamiting mabisang daluyan ng pagpapala sa buhay ng aming kapwa. Ang mga may karamdaman na inyo pong pagalingin sa pangangailangan, patuloy pong alalayan at tulungan. Narito po ang mga pumasok na kahilingan, ang Sister Grace Ann Zamora ay humihiling ng kagalingan na mamaga ang kanyang kanang kamay. Naway sa lalong madaling panahon, Panginoon, inyo pong tulungan ng kapatid nito na mapanumbalik ang kalusugan ng kanyang kanang kamay.
Ganun po ay dinadalangin ang bunsong anak ni Brother Melvin Fuentes, kung saan meron po siya ngayong lagnat. O Panginoon, naway simpleng lagnat lang ito, makuha sa pahinga, ang kinakailangan uminom ng gamot, gamitin niyo pong mabisang kasangkapan ng gamot na kanyang iinumin upang lubusan na siyang gumaling sa lalong madaling panahon. Muli, alalahanin po ang bunsong anak ni Brother Melvin Fuentes. Ibinadalain ko rin po si Sir Leonie Bermejo at ganun din po si Sir Jeff Graham na patuloy niyong pagalingin ang kanilang mga karamdaman. Sila po yung mga positive sa COVID-19 na may patuloy niyong pakaingatan. Pagalingin sila sa lalong madaling panahon. Patuloy kong itinata sa inyo ang kalagay ni Brother Dexter Martamayo sa kanyang pagiging kasangkapan sa buhay ni Sir Frank Savage, na meron din pong terminal illness. Naway gamitin niyo po si Brother Dexter Martamayo, mabisang pagpapala sa buhay, Sir Frank Savage. At pagalingin po ang kanyang karamdaman, kayo'y pagnaisa niya na kilalanin, dumating sa lalong madaling panahon na kayo pagnaisa niya na paglingkuran. Pinataas ko rin Tita Grace Takagi, Tita Nanta Thompson sa kanilang pag-iisa, sa mga lugar na kanilang tinatahanan, Tita Grace sa Nagoya, Tita Nonata sa Japan, sa Australia, na may patuloy niyong ingatan ang dalawang mga kapatid na ito. Ilayo po sila sa anumang kapahamakan. Tuloy ding ingatan ang pamilya la Tita Imelda at Tito Jaime Noco. Tuloy silang pagkaisahin, bagamat sila hindi magkakasama, naway pagmamahalan, patuloy na magtali sa kanila. Ganon din po, lahat ng mga kapatiran, Panginoon, di ko man mabanggit ang kanilang mga pangalan, na tuloy nyo silang pagpalain, ingatan, higit sa lahat, patuloy namin maranasan ang iyong pagmamahal. Maraming salamat po. Pagdiling sa indalangin, katiniling ko po ang lahat, alang-alang sa pangalan ng Jesu Kristo na siya naing tagapagligtas. Amen. Ayan, muli po ako nagpapasalamat hanggang ngayon kay Narian. 44 pa rin po kayong Narian. At oho, so eto po, maraming salamat. Sino pa itong nakita natin ditong bago? Nimrod Olabedes Tunyakaw. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Ha? Ah, si Sister Mercia Manayoba Arguiles. Oh, naka, hindi natin matilimutan to sa Bacoor, sa Bahayang Pag-asa. Ano po? Oho. Nako. So ano ba yung sinasabi nitong yung sinasabi ni Samantha na pagsisirain kami? Wala pong wala po kaming ano. Ay mga kapatid, ano ba? Hindi ko kasi makita yung ano niya. Ano bang meron? Aho, sa mga okay, anyway, alam niyo po yan. Alam niyo po yung Sister Miriam Espina Sornet, no? Alam niyo kung sino man yan. Wala pong ano po, wala pong dahilan. Okay na okay po kami ni Kuya Johnson. At kita nyo nga po, pagka may kailangan ako doon sa kapatid, kita nyo. Ayan, may usapan kami ni Fentes. Isang usapan lang eh. Kuya Johnson, baka pwedeng gamitin ang programa natin. Walang problem. Saka wala po kaming issue. Ang issue lang po nang hindi ko, ha? Once and for all, baka mga sinabi ko na rin sa inyo, once and for all, ang issue po ay kalusugan. Kasi nga po, siyempre, pag nagpo-programa tayo sa pag-aralan natin, lagi na rin pong ginagabi. Nakita nyo nga po ngayon, wala nga muna tayong devotional. Iba sa umaga, kasi nga po, gusto natin mag-recover. Yun po. At sa mga gumagawa ng issue, ha, at gusto kaming pag-awayin at gawin kami, hindi ko nababasa kasi, ano bang sinasabi Brother Jesse Tumtob at si Sir Miriam, ano, Spina Sornet, nitong si, sino ba to, Samantha, kapatiran ba to, o naku, huwag nyo na akong pansinin. Kasi kami ni Kuya Johnson, kaya kita nyo, informal, ang tawag ko talaga, pag kami Kuya Johnson, ginagawa na lang natin formal pagdating sa program. Higit pa po sa magkapatid ang turingan namin. At huwag nyo kaming gawa ng issue dahil... Excuse me po, ayan. Hindi po kaming gawa ng issue dahil wala talagang issue yung nananalaysay sa amin. Ha? Oh, ha? Oh, okay. Sige, ha? Sige lang mga kapatid, ano po. Gusto nyo bang, ito mga kapatid ha, for the sake ng, ito yung combo naming huli ha,
Kuya Johnson ha, para wala kayong ito lang ha. Oho. Ayan. Oh, mga kapatid ha, para ano lang. Oho. Sabi po mga kapatid, oh, sabi ko kay Kuya Johnson, sabi kay Kuya Johnson, ay Kuya Jones, kailan available ang ating program sa debate namin ni Fuentes? Okay. Set natin ang date. Kung hindi pwede Sunday, next Sunday. Sumagot naman ang pwede yun. Sige, ngayong Sunday. Kaya mga kapatid, wala po kami ano. Wala po kami. Wala po kami. Tay ko, sige, kausapin ko. Thank you so much, Kuya John. Sino moderator? Ay, ayun yung combo na yung mga kapatid. Kaya walang... Ay, nako mga kapatid, no? Anyway, salamat kapatid na, no? Kapatid na... Miriam Sornet at ganun din kay Brother Jesse Tubtob. Salamat po sa inyong concern. Kung sino man po yung si Samantha, eh wag na po nating ano, na po nating pagtuunan ng ano. May masama pong balak yan si Samantha. Ano da? Sabi po, duwag daw si Ayan niyo na yun. Ayan niyo na po 'yon. Eh lang pala eh. Ayan niyo na po 'yon. Eh alam niyo naman kayo mga kapatid, alam niyo naman na walang duwag sa amin pagdating sa pagtatanggol sa katotohanan. Wala, ala. Anyway, mga kapatid, sa pangalan ng ating nag-iisang Diyos na pinaglilingkuran, isang Diyos, tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo, ito po muna inyong kapatid sa Panginoon Jesus Cristo, Brother Richard Thompson. Ha? Napatuloy na nagpapanukala. Nakunulobin ng Panginoon, pinapanukala ko hanggang sa uling hininga ng aking buhay, ay masaya ko po at patuloy kong paglilingkuran ng Panginoon sa loob ng kanyang minamahal na iglesia nito sa Seventh-day Adventist Church. Kaya sana all magkaisa tayo. Na ano po, tayo maglilingkod sa Panginoon maging sa hirap o ginhawa, sa kalusugan man o sa karamdaman, hanggat kaya. Mula sa buhay kung kinakailangan patikimin tayo ng kamatayan. Come what may, sa tayo papanukala sa tulong ng kanyang biyaya, tayo po'y maglilingkod, magpapatuloy, magtatapat, patuloy na magtitiwala at higit sa lahat, patuloy na magmamahal sa ating Panginoon. Ha? O kaya ayan, pansamantala, bye-bye po muna. Ha mga kapatid, bye-bye po muna. Pero lagi pong tatandaan na mahal ko kayo, pero mas higit po ninyong tatandaan na kayo at ako ay mas higit na minamahal ng ating Panginoon. Oy, ayan, may mga bagong lumabas. Cherry Reyes, maraming salamat po kapatid na Cherry Reyes. Maribig Pinones, ngayon ko lang po nakita ang inyong pangalan. Muli, si Sir Teresa Tuyama, nandiyan pa rin kayo. Sister Delma Velo Rosario, thank you so much sa iyo. Nuyat ka na. Anyway, thank you so much, super appreciated. Sabi ni, ano, sabi ni si Sir Miriam, alam po namin yung love nyo isa't isa. Tama! Love po namin isa't isa talaga. No problem kami. Bahala sila, may problema, kami wala. Okay mga kapatid, if God's will, see you ha, Sunday, pag-aralan natin, debate po namin, Fuentes. Balik tayo sa Sabbath School Lesson sa araw po ng Lunes kung kalooban ng Panginoon. Bye-bye for now! Love you mga kapatid! God bless! Keep safe!